Ah, magandang araw ho pala sa inyo uli. Dugtong ko lang yung share ko lang uli pala yung sa kong niluto, yung sa ulo ng tuna. Yung kanina, ito yung niluto ko kaninang dinungag na tuna. Yun. Kumbaga sinaing. Yun. So, may sabaw ba siya? Tinikman ko yung ano. Okay na yung ano niya. Lasa. So mamayang hapon, mamayang gabi pagdating ko initing ko uli yan. Tapos baon na naman bukas kanangalian. So ganun lang yung buhay namin dito sa Middle East. So yan yung dinungag ko na tuna kanina, yung luto na. So ngayon yung ulo naman noon, ito pala yan. May kahapon bago ako umalis sa site. Kahapon bago nagbiling sa site, pinuntahan ko muna yung taniman ko. Ito lang yung nahuli na naharbis ko sa farm ko. Ano pala to? Yung dahon ng alugbati. Kasi walang malunggay. So, dapat ang typical talaga halo nito. Ano na sa tatay, gumalala ko. Pero hindi, gumagamit din kami nito. Kasi marami kami alugbati sa bowl. So, ang typical talaga nilalagay rin ng tatay ko. Malunggay talaga. Pag nag, ano siya ng isda, ulo. Lalo na pag ulo. Yung tuwa. Tuwa tawag sa amin. So, kumbaga, tinula. Ayan. Hindi pa siya nakulo. Ayan. Kulong-kulo yan kanina, pero nilagay ko yung tuna, yung ulo ng tuna yun. Yan yung ulo niya, yung bali dalawa na kasi pinahati ko. Tapos kasama na yung atay niya, nilinis ko lang. Yan. So, alam niyo, ang inilagay ko lang dyan, pakuluin ko muna. Ang inilagay ko lang dyan, sibuyas na bumbay, hindi yung dahon. Bumbay tawag sa amin nun, yung buo. So ang ilagay ko lang dyan, sibuyas na bumbay, luya, dinikdik ko yung luya para magkalasa. Tapos kamatis. So gusto ko yung maraming kamatis, kaya dalawang kamatis nilagay ko para malasa. So, pinakuluan ko muna ng pinakuluan yung kamatis. Ay yung lahat na yun, pati yung luya. Saka ko ngayon inilagay yung isda. So ngayon, hintayin ko uling kukulo yan. Saka natin titimplahan. Pakuluin para lumabas yung lasa. Saka lutong-luto yung isda. So ngayon, hindi pa siya nakulo. Mahina. Mahina talaga yung kala na to. Yung isa, sira na kasi yung isa. Yung malaki. Kaya pinagtsagaan ko na lang. So sige lang. So, sana mabusog na naman ang uli nito. Sarap na naman ang kain ko. So, ngayon yung sinain ko na tuna, okay din yung lasa. May Sprite kasi. So, umagaw sa alat, tamis at saka asin dahil sa suga. So, tamang-tama lang yung alat. Pag ganun kasi yung mga sinain ko, kaya paksu. Gusto kong timpla yung medyo maalat siya para ano yung isda. Hindi, tama lang yung alat, hindi naman maalat na maalat. May lasang asin talaga. Kasi iba naman yung sabaw sa ganito, yung tinuwa sa amin, tinula. Yun talagang kunting-kunti lang yung asin dahil sabaw yung masarap nun, yung higop. So yung paksu at saka ano, tulad niya yung sinain, yung sabaw nun kunti lang. So, kailangan hindi mo na mahigupin yun. Panghalo mo lang sa kanin para sa usawan sa isla. Kaya, kailangan lasa yung asin. Ganun lang yung panlasa ko, panitimpla ko. So, ganun talaga. Sa mga nilaga, yun naman yung malat na malat. Kaya, pag may nilaga, lalo na sa baka, yun, kailangan may patis. Dahil sabaw ang masarap higupin nun. So, ang sausaw mo, patis. Pero huwag mong alatan. Tama lang. Mga ganun. Tinula, nilaga, sinigang. Tama lang. Asin.
Yung paksi mo lang ako at saka yung sinaing, yun yung dapat mo alata ng kundi. Hindi malat na malat, yung tamang-tama. Tulad yung mga humba, yung sarap yun eh, paglasa yung asin. Tapos manamis-tamis kundi. Tingnan ko lang ulit kung nagulo na. Ayan, ayan na, gulo na. So ngayon, ayan talaga yung ulo. Tuna yun kanina. Pero yun, kailangan lutong-luto siya para tapang ko lang ulit para kumulo ng kumulo ang bango ng subok. So busok na naman ako nito. Babatiin ko lang pala ulit yung mga nanonood dyan, yung sumusuporta talaga sa vlog ng asawa ko sa Amuri Family Vlog. Maraming salamat po pala ulit sa inyo. Patiin ko lang ulit yung buong pamilya ko, sa mga anak ko si Lanel at si Marie, sa asawa ko si Luvilla. Magandang araw sa inyo, I love you lahat. So, sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak ko sa buong mundo, yun. Magandang araw sa ating lahat. So sana sa darating na Pasko, masaya pa rin tayong lahat. Kahit ganito yung buhay natin, okay lang yun. At least, yun nga, number one, lagi tayong malusog. Tama na sa akin yun. Kahit walang pira, basta malusog lang. Yun. Masaya-masaya na ako. Kahit yun lang ang bigay ni Lord sa akin. Makapag-aral, may trabaho, tama lang makapag-aral yung mga anak ko, tapos magkabahay, yun lang. Sana huwag kalimutan natin si COVID, talagang nandyan pa. So ingat ako tayo lagi. Maraming salamat ako. Titingnan ko lang ulit, mukhang kulong-kulo na eh. Ayun, kulong-kulo na pala siya. So ayun si ulo. Nako, patay na naman ako nito mamaya. So ang gagawin, pinakasawsawan ko lang nito, wala akong patis, asin lang at saka sabaw konti sili. Wala pala akong sili rin, maubusan ako. Yan sa nakikita niyo, marami siyang kamatis. Si gusto ko yung kamatis, may sili rin, may sibuyas din naman siya, marami din sibuyas Bombay. Tikman ko lang yung sabaw. Lagyan ko lang ng unting bitsin. Pakuluan natin ulit. Sulungin. Kailangan kulong-kulo. Ilagay ko lang yung siya, no? Ilagay ko lang yung alugbati para mabango na siya. So talagang alugbati na ito, tanim ko. Nakalagay lang pero lumabas na yung bango ng amoy ng alugbati. Gusto ko talaga itong alugbati na ito. Alugbati ay malunggay. Lumabas na yung taba ng isla. Eh, no? Ayan ho ang tawag sa amin sa Bisaya, sa tatay ko yun. Tinuwa. Tinuwa na ulo ng tuna. Panga ng tuna. So may konting laman. So yun, sibuyas lang ho. Pakulo lang ng sibuyas, luya, tsaka kamatis.
Tapos sili, inabusan kasi ako ng sili espada kaya wala akong nilagay, yun lang. Tapos kung may malunggay, mas masarap po, malunggay sa alugbati nila. So, ito talaga. Ito lang ho ang buwis ko lagi, sabaw. Talagang mana ko sa tatay ko. So, tikman ko lang ulit. Shit. Kuhang-kuha ho. So, ngayon. Ayun ho. So, pakuha ko lang. So, ngayon. Hanggang dito na lang ho ako. Ulit. At medyo mag-re-ready na rin ako dahil jujutin ako sa hapon. So, maliligo na ho. Mag-i-11 ho kasi rito. So, yun. Yun lang ho. Maraming salamat ho sa inyong lahat. God bless ho. And Merry Christmas. Advance.